sa inyong lahat. Ang ipakikita ko po sa inyo ngayon ay ang pag-prepare ng paating mix o ng lupa na ilalagay sa seedling tray na punlaan ng mga iba't ibang mga gulay. Papakita ko po sa inyo ngayon ang mga lupa na ating pagkasama-samahin na siyang magiging medium ng ating mga buto na ipupunla. Ang una po na papakita ko sa inyo ay ito pong compost soil. Ito po, nakikita niyo yan. Dito ko po inilagay yung balat ng saging saba na mayaman po. Ang saba ay mayaman sa potassium na kailangan ng halaman. Ito rin po ay binulok na kusot na may kahalong lupa, bulok na ipa, at yun pong pinagtambakan ng ating mga basurang dahon sa dito sa aking garden. Yan po. At ang pangalawa po ay ang carbonized rice hull. Ito po, sinunog na ipa ng palay. Ang ikatlo po at para sa akin ang pinakamahalagang medium o soil na dapat gamitin ay ito po. Ito po ang vermicast na dumi ng African Nightcrawler. Yan po. Ito na po. Vermicast po. Puro po yan. Premium na vermicast. So, paano po ang paghalo-halo nito pagsasama-sama? So, ito po ay 1:1, 1:1. Ano po? One part nitong compost soil. Ito. One part din po nitong carbonized rice hull. At one part nitong vermicast. Yan. Ito po ang vermicast. So, lalagay po natin dito sa planggan ng maliit. Unahin po natin itong carbonized rice hull. So, kumuha po tayo rin sa compost soil. Kung makikita nyo po ang compost soil, ang ganda po ng kulay. Yan. Kung may mga nakakita po kayo mga unwanted things dito, mga plastic na konti, aalisin po ninyo. Ano po, kasi ang paglalagyan po natin ito ay maliliit na butas ng seedling tray. So, walang bato, walang plastic yan. Dalawa na po. Then, isa rin po, one part ng vermicast. Ikita niyo po itong vermicast ay parang buhangin. So, ihahalo po natin kasama. So, and then, we will mix this thoroughly, ano po, para maging pong balansyado ang kanilang pagkakasama-sama. Po. Medyo maingay po sa labas at ako po nasa labas ng garden. Nakakasayahan po ang mga kapitbahay ko. Yan, dahil sa adabato ngayon, walang pasok. So, yan. Sila po yung nagkakasahan, kakasiyahan. Kami naman yung nag-garden ng aking anak. So, bago nyo po ito ilagay sa seedling tray, be sure na wala pong mga bato, plastic, at mga kahoy na mahahaba dahil ang butas po ng seedling tray ay maliit lamang, halos kasing malaki lang po, kasing laki lang po ng ating 10 peso coin ang butas nun. So, mimix nyo po ito ng halong-halo para po balanse. Ano po? Ang iba po na ginagawa pag ang ginagawa pong pating mix na inilalagay sa seedling tray, kapag maselan po ang buto o ang halaman na ilalagay, ay ang ginagawa po lalo na po ang lechugas o lettuce. Ang ginagawa ko po sa lettuce sa pating mix ay kumukuha po ako ng garden soil na ganito rin po na may halo ng at yun po ay isinasangag, niluluto sa kawali. Ano po, bakit po? Dahil pinapatay po natin ang bakterya. Since ito po ay may vermicast na, so hindi na natin siya isasangag. Ano po, sa kasi maganda na po itong vermicast, free from kwan po ito mikrobyo. So, yun po, sa lechugas, yun po, sinasangag para po patay ang mikrobyo bago ilagay po sa seedling tray.
So ito po, okay na po, balancing na po ang pagkakahalo na rin. Ito ilalagay na po natin sa seedling tray. Dadaling ko na po ito sa seedling tray. Ito po. Ang kagandahan po kapag tayo gumagamit ng seedling tray ay sa seedling tray po kasi ay napapalaki po natin sa tamang laki ang kumila na ating itatanim po sa ating mga nakahandang plot sa mga raised bed po natin na naugat po sila ng maganda. Ano po? Nagiging solid po ang ugat nila. So, matibay sila sa shock. Matibay sila sa stress. Ano po? Ito po, nilalagyan ko na po ha. Tuloy po ang pagsasalita ko. Nilalagyan ko na po ng lupa ang mga butas nitong seedling tray. Hindi po kailangang idiing maigi. Dahil ang buto po ay maiipit o mahihirapan po siyang mag-germinate kapag sobra naman pong dikdik ang lupa sa seedling tray. Ang itinatagal po ng buto o ng punla sa seedling tray upang ito po ay makasurvive sa ating paglilipat ang garden na kapag tinanim po natin siya kahit anong oras sa maghapon, kahit sa katanghalian, siya ay matibay at hindi malalanta. Ang dapat pong itagal nito ng ating punla na tumubo na dito sa seedling tray ay 7 to 21 days. Ano po? 14 days to 21 days. Ano po? Ibig sabihin 2 weeks to 3 weeks. Ano po? Kasi po may mga buto talaga na medyo matagal. Ano po? Matagal magsimulang pumutok at lumabas ang ugat. Ang pinakamaikli pong panahon ay 7 days. Katulad po ng mga legumes at saka po ng mga pechay, mustasa. Yan. Pupunain ko po muna ha, para po dire-diretso ang ating explanation at pagbibigay sa inyo ng tip tungkol po sa paglalagay ng lupa dito sa seedling tray. Nasabi ko po kanina nang itinatagal po ng mga tumubong buto dito sa seedling tray ay from 7, let's say po sabihin natin yung pinakamaikling buto na tumubo, pinakamaikling panahon, 7 to 21 days, depende nga po sa klase ng buto na ating ipupunla dito. So pagkapag naipunla na po natin dito, ang pagpupunla naman po natin dito ay depende pa rin po sa klase ng buto ng gulay na ating ilalagay. Kapag po mga, let's say, lechugas po ang ilalagay natin dito, o buto ng carrots, mustasa, pechay, yan po yung maliliit ang buto. Ang pinakamaliit pong buto ay ang mustasa. Ano po? Then, lechugas. Ipapatong lang po yan natin dito. Yan, sa bawat butas na yan na nakikita ninyo. Yan, dyan. At yan po ay i-sprayan na lang po ng tubig. Ano po, hindi masyado pong marami dahil aano rin palabas na pwede po nyong i-press yan. Ano po, yan i-press pero konting-konti lang po. Ano po, hindi po masyado. Ano po, yan i-press po natin. Kapag ang ipupunla po ay mustasa nga, lechuga, pechaya, yan po'y lalagyan po natin ano,
So, sabi nyo, ang hirap naman yan, isa-isahin, paano mabibilang yung butas, yung buto ng pechay at mustasa at yung lugas ang liliit. So, ang gagawin po ninyo, yung sa mga buto nyo, ilalagay nyo po sa palad. Dito po, ilagay nyo sa palad at dadakutin nyo po, kumbaga sa sinipins, ano po. Yan, isa-isahin yung ganun, ano po. Yan, lalagay nyo po pa isa-isa. Wala lang po lang nga lang ako dahil ito po yung ang mahalaga pong portion ng video na ito ay ang preparation of potting mix. Sa susunod po, ang i-demonstrate ko at ang bibigay ko sa inyong tip ay kung paano pong ilagay isa-isa dito ang mga buto ng gulay. So, yung mga susunod po kung gaano katagal ito, saan ito ilalagay, pagkatapos nating malagyan ng potting mix ay ipakikita ko po sa susunod na mga video, ano po, para po isa-isa ang turo. Ito lang po yung preparation ng potting mix na inilalagay natin sa dito sa seedling tray, ano po. Yung iba po yung paano pagpupunla at gaano katagal dito at paano po ang pag-aalis ng punla dito ay sa mga susunod pong video ko ipapakita sa inyo. Sa ngayon po ay dito lang po muna tayo sa pag-prepare ng potting mix o ng lupa na inilalagay sa seedling tray at yung mga susunod po nito ay sa isang araw po natin gagawin. Kung ang video po na ito, ang pinakita ko, ang tips na binigay ko sa inyo yung nagustuhan, paki-like na lang po, paki-share din po. Pero mahalaga po, ako inaalambing sa inyo, paki-subscribe na rin po. At paki-click na rin po yung bottom bell upang ang mga susunod kong video ay automatic nyong mababasa o mabibigyan po kayong notification na may bago akong video. Hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat. Happy viewing po. Pero hindi ko pong sasabihin sa inyo, ako po si Coach Watits na nagsasabi na kapag po may itinanim, tsak, tayo may aanihin. Salamat po at magandang hapon.